Saksihan ngayong gabi, kumpulan ng Chinese militia vessels na mataas sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Airfare sa Pilipinas, inaasahang tataas sa Marso dahil sa pagmahal ng fuel surcharge. Ganyan yun may nagparadang taksi. Suspect sa pagpatay sa katrabahong nambubuli umano sa kanya, arestado. Mga obrang sadyang pinaliit, tampok sa exhibit. At ang pagbabalik world tour ng Twice. At ang much-awaited solo album ni Jimin ng BTS. Wasak ang motorsiklong yan sa Iloilo City nang mabagsakan ng poste ng kuryente. Batay sa imbestigasyon, nahagip ng dump truck ang isang construction site ang kawan ng telco na naging dahilan kung bakit bumagsak ang poste. Sugatan at dinala sa ospital ang dalawang sakay ng motorsiklo. Isa pang sasakyang dumaan ang nabagsakan din. Wala pang pahayag ang driver ng truck na hawak na ng pulisya. Pero nangako raw ang construction firm na may-ari ng dump truck na sasagutin ang gastos sa pagpapagamot ng mga sugatan at pinsala sa motorsiklo. Igan, may kumpulan pa rin ng mga Chinese militia vessel sa bahagi ng Spratlys na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa gitna ng gusot sa China, kapwa nagpayag ng suporta sa Pilipinas, ang Amerika at Australia. Saksi, si JP Soriano. 26 na Chinese militia vessels ang nalitratuhan ng Philippine Coast Guard sa Sabina Shoal o Escoda Shoal. Kabilang ito sa Kalayaan Island Group at nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sabi ng PCG, walang tao sa mga deck ng mga barko. Wala rin daw indikasyong nangingisda sila roon. Pero nag-radio challenge daw sa kanila ang mga Chino habang lumilipad ang Maritime Domain Awareness Flight ng PCG sa Sabina Shoal, pati sa Ayungin Shoal, ang lokasyon ng nakasadsad na BRP Sierra Madre. May nakabantay pang barko ng China Coast Guard sa dikalayuan. Nangyari ito malapit sa Ayungin kung saan nangyari ang pagsilaw ng laser ng China Coast Guard sa BRP Malapascua na ikinabulag pansamantala ng ilang tauhan ng Philippine Coast Guard. Sa panayam sa Germany, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na sana raw umiwas na sa mga ganitong hakbang ang China. Kung haharangin daw ang mga barko ng Pilipinas, dapat maging mas mahinahon ang China kaysa sa manutok ng laser. Natanong din si Manalo kung paano ginagamit ng Pilipinas ang tagumpay noong 2016 sa Permanent Court of Arbitration matapos ihabla ang China. Anya, naging susi ang arbitral victory para umani ng suporta na mga bansang pumapanig sa Pilipinas. Wala pang bagong pahayag ang Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa mga nasabing ito ni Secretary Manalo sa Germany. Pero dati nang sinabi ng China na hindi nila kailanman kikilalanin ang arbitral ruling na ito. Batid daw ito ni Manalo, kaya ang magagawa raw ng gobyerno ay igiit pa rin ang rule of law at idaan dito ang pagresolba sa mga dispute. Ang mga ganyang insidente sa South China Sea, nakakabahala raw, sabi ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III nang tawagan niya si Defense Secretary Carlito Galvez Jr. Ayon sa pahayag ng Pentagon, tiniyak daw ni Austin na suportado ng Amerika ang mga karapatan at hakbang ng mga Pilipino sa South China Sea. Kabilang ang Ayungin Shoal na pinagtibay ng arbitral ruling na nasa ating EEZ. Muli raw iginiit ni Austin na kung atakihin man ang mga sundalo at Coast Guard natin saan man sa South China Sea, handang sumaklolo ang Amerika alinsunod sa 1951 U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty. Natalakay rin ang treaty at ang pagbabalik ng Joint Maritime Patrols ng Pilipinas at Amerika sa pagdalaw kay AFP Chief of Staff General Andres Centeno ni Admiral Michael Gilday, Naval Operations Chief ng U.S. Navy. Nag-courtesy call naman kay Pangulong Bongbong Marcos si Australian Deputy Prime Minister and Defense Minister Richard Marles. Sabi ng Pangulo, mahalagang bahagi ito ng pagtugon sa mga ginagawa ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Sina Marles at Galvez naman, tinalakay ang posibilidad ng joint patrols ng Australia at Pilipinas sa South China Sea. We did talk today about the possibility of exploring joint patrols and we will continue that work and we hope that that comes to fruition soon. We have the experience and we can redo it again that the joint patrols that we have done can be also be given attentions by both countries. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi.
Problemado magi ang ilang driver at operator ng mga UV Express nakasali sa mapapaso ang pangkisa alinsunod sa PUV Modernization Program. Ang mga pamasahe naman sa eroplano, nakaamba ang pagtaas sa Marso dahil sa fuel surcharge. Saksi si Joseph Morong. Malapit na ang dry season o tag-init pero baka magdalawang isip ang mga may travel goals sa susunod na buwan. Asahan daw kasi na may taas presyo sa airline tickets. Ang dahilan, pagmahal ng fuel surcharge o singil sa airfare na pantapat sa presyo ng jet fuel. Alinsunod sa latest advisory, inakyat ng Civil Aeronautics Board sa level 7 ang rate mula sa level 6 ngayong Pebrero. Nagmahal din daw kasi ang jet fuel base sa kanilang monitoring. Depende sa destinasyon, magiging 219 hanggang 739 pesos ang fuel surcharge sa domestic flights. Halos 723 pesos hanggang mahigit 5,300 pesos naman sa international flights. Payo ng isang airline, mag-book ng mas maaga para makakuha ng mas murang airfare. Para naman sa mga commuter na sumasakay ng UV Express, magkakaroon ng pagbabago ngayong taon. Tulad ng mga jeepney, hanggang June 30 na rin lamang ang mga UV Express na katulad nito na mag-modernize. Ibig sabihin magpalit ng mga minibus at kung hindi ay babawiin ng gobyerno ang kanilang mga prangkisa. Sa Metro Manila pa lamang, tinatayang 4,000 UV Express operators ang posibleng maapektuhan ayon sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Handa naman daw ang LTFRB sakaling kulangin ang transportasyon sa Hunyo. Pero sa pag-arangkada ng modernization program, ayon sa memorandum circular ng LTFRB, sakop maging ang mga PhilCab o MultiCab. Sabi ng LTFRB, ang isang individual operator ay maaaring sumali sa isang korporasyon o kooperatiba hanggang June 30 para ma-extend ang kanilang prangkisa hanggang December 31. Ang mga prangkisa ng mga operator na hindi makakapag-consolidate ay ibibigay sa mga nag-consolidate na sa parehong ruta. Problemado rin sa itinakdang deadline ng ilang driver ng UV Express. Nangangamba sila na baka lalong mabawasan ang biyahe sa pagpapalit sa minibus. Ngayon pa lamang daw kasi halos isang oras ang inaabot para mapuno ang isang van. Talaga nawala kami ng pasahero. Isang araw, sir, swerte ka na kung sa baka 1,000 ka. Napakabilis naman po ng desisyon. Para naman po kaming papatayin kung ganyan. Lalong-lalong po yung ibang mga operator na yung iba na kabibili lang nila nung ano nila, UV nila. Kagaling lang natin ng pandemic, lahat ng mga driver hindi naman nakapagmaneho ngayon gawa ng marami pang hindi nakapareho ng prangkesa. Ngayon pala namin mababalitaan na tatanggalin na pala yung UV. Sabi naman ng mga pasahero, mas malaki na po kasi yung capacity po ng minibus. So mas madami na po ma-accommodate na commuters. Una nang sinabi ng LTFRB na para sa mga hindi talaga kaya makapag-modernize, may mga programa tulad ng training sa TESDA at tulong pang negosyo galing sa DOLE. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Dahil sa social media post, natuntun at dadakip ang lalaking suspect sa pagpatay sa katrabahong ng bully umano sa kanya. Saksi, si Emil Sumangil. Ayun, nakabag. Inaresto ng mga otoridad ang lalaking sakay ng taksing ito sa Pasay City. May arrest warrant daw ang lalaki dahil sa pagpatay sa isang katrabaho sa isang kainan sa Silang Cavite noong nakaraang taon. Allegedly, habang tulog yung victim, sinaksak niya. Alinsunod sa pakiusap ng CIDG, hindi natin babanggitin ang pangalan ng biktima at ng suspect. Ang motibo daw sa krimen. Ang rason naman niya is binubuli daw siya nito. May bibili sa amin po na customer po eh. Hindi niya po alam yung mabili niya. Tapos yun, sinabihan ko na bobo. Tapos akala niya, siya yung sinabihan ko. Nantaan niya kagad ako. Sabi niya po, sir, antayin niya po ako sa barracks, ma'am, na susubukan niya raw ako. Mula noon, inaraw-araw na raw nang napatay ang pambubuli sa suspect. Malaki ang build nung victim. Kung makikita niyo yung suspect, maliit eh. Kaya siguro, tinake advantage niya habang natutulog. Inunahan niya na. Natunto ng suspect dahil sa mga post sa social media na nagpapahayag ng galit laman sa biktima. Sinsarap. Kung mabalik lang po sana, hindi ko na sana gagawin. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil ang inyo. Saksi! Inulan at binaha ang ilang lugar sa Mindanao. Ayon sa PAGASA, localized thunderstorm ang dahilan ng pag-ulan. Ating saksihan.
Nagmistulang ilog ang ilang kalsada sa Davao City matapos ang malakas na pag-ulan. Tumirik sa baha ang ilang sasakyan. Napilitan tuloy magtulak ang ilang motorista. Nalubog din ang iba pang lugar sa lungsod matapos umapaw ang ilog. Pinasok ng tubig ang ilang bahay kaya may ilang residenteng hindi nakapasok sa trabaho. Meron pa ngang nagbangka na sa baha. Sa isang barangay na nalubog dahil sa pag-apaw ng ilog, nagsagawa ng rescue operation ng mga otoridad. Hindi biro ang perwisyong iniwan ng baha. Apektado ang ilang negosyo. May mga namatayan pa ng alagang manok. Bumaha rin sa Kabakan, Cotabato dahil sa walang tigil na ulan. Habang sa Kidapawan, ilang puno ang nabuwal sa kasagsagan ng ulan. May nabagsakang tricycle. Agad nakatalo ng driver at pasahero, bagamat pareho silang nagkagalos. May dalawang bahay ring napuruhan ng natumbang puno. Wasak ang kusina ng mga bahay. Mabutit walang nasaktan. Ayon sa PAGASA, localized thunderstorm ang nagpapaulan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Sa Sorsogon City, mga nagbagsakang lupa, malalaking bato at kahoy kasunod ng ulan ang dahilan kaya sarado muna ang kalsadang nagdurugtong sa Sorsogon at Albay sa Barangay Osyaw. Ayon sa Sorsogon City DRRMO, nakipag-ugnayan na sila sa Department of Public Works and Highways para sa clearing operation. Sumagot yung DPWH na i-close na muna kasi nakita rin nila sa taas na delikado, baka saturated na rin ng tubig ulan masyado. Kahit sila, hindi muna nila ina-advise na clear yon. Baka sa mga susunod na araw, maging okay na. Malinis po natin yon. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Sa ilang lugar sa Cavite, may paghuhukay ng lupa para sa mga reclamation project gaya ng paliparan sa Bulacan. Pero sa pag-angat ng mga proyekto ito, nalulubog naman daw ang kabuhayan ng mga mangingisda dahil nabubulabog ang mga isda at lamang dagat. Saksi, si Maki Pulido. Umaabot na lang daw sa 250 pesos ang kita kada araw ng bawat mangingisda sa Rosario, Cavite mula sa dating 1,250 pesos. Kaya para makakain ang apat na anak, hindi kakain si Virginia at asawang mangingisda. Minsan po nangungutang para makaraos. Nagsimula raw silang magutom ng umpisahan ang pagsipsip ng buhangin ng mga dredging vessel o buga-buga sa kanilang municipal waters simula 2021. Nagkataong kumpara sa taong yan, bumaba ang fisheries production ng Cavite ayon naman sa datos ng gobyerno na kinalap ng GMA News Research. Kwento ng mangingisdang si Ferdinand, di bababa sa 10 buga-buga ang walang tigil na kumukuha ng buhangin. Ngayon, wala na raw silang mahuling isda dahil naubos na ang mga koral. Pag naghuhukay po yan sila dyan, pati yung mga corals, kaya yung initlogan ng mga isda dyan, saka mga kalakal namin yung alimasag, pusit, inano nila, wala nang... Sa malayo na raw sila nakakapangisda pero sayang sa oras at krudo, kaya kakarampot na lang ang kita. Magkano lang isang kilo ma'am ng alimasag? 200. Babawasin pa yung gastos na 1.5. Dahil halos wala nang kinikita sa pangingisda, marami raw sa mga mangingisda rito ang naghanap na ng trabaho sa construction. 5 bayan sa Cavite ang kinukuhanan ng buhangin. Ang mula sa Rosario, itinatambak sa reclamation project ng itinatayong airport sa Bulacan ayon sa Philippine Reclamation Authority. Pag-amin ng PRA na itataboy ang mga isda kung may seabed quarrying kaya nga meron daw silang mga proyekto para tulungan ang mga apektadong residente. Lahat po ng fisherman's organization doon, the local, were either nabigyan na po namin ng ibang benefits, ayuda or other employment. Sa dredging din sinisisi ng ilan ng lumakas daw na hampas ng alon, kaya raw naagos nga ang bahay ni Myra noong nakaraang taon. Hindi po tulad ng dati, pag ano ng bagyo, alon lang. Eh ngayon po, malaki na ang alon na sumasampap. Magsasagawa raw ng geohazard assessment ang Philippine Reclamation Authority kasama ang Mines and Geosciences Bureau. Para ma-assure lang namin kung yung ba sinasabi nila are may basis factually or claims lang. Tumangging magbigay ng pahayag ang lokal na pamahalaan ng Rosario habang wala pang maibigay na pahayag ang DENR na nagbigay ng seabed quarrying permit. Pero kabilang daw sa kondisyon para dyan ang pagtulong sa mga mangingisda ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Titingnan
kung nasusunod po yung mga conditions doon. At syempre, base sa koordinasyon, titingnan natin kung may kinakailangang aksyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Inamin ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban na nagbigay siya ng go signal sa pag-aangkat ng asukal bago pa man ilabas ang sugar order. Bilang reaksyon niyan sa expose ni Senadora Risa Ontiveros, saksi si Bernadette Reyes. Bago na-issue ang Sugar Order No. 6 na nag-uutos sa importasyon ng 440,000 metric tons ng asukal na una na umanong dumating ang imported na asukal sa bansa. Ito ang ibinunyag ni Senator Risa Ontiveros kahapon. Napakalaking halaga nitong 440,000 metric tons. Matutuusin, pwede na nitong pababain ang presyo ng asukal sa 50 to 60 pesos kada kilo. But what if this allocation is cornered by a small and powerful group of traders? February 15, inilabas ng Sugar Regulatory Administration ang Sugar Order No. 6 na mag-aangkat ng 440,000 metric tons ng refined sugar. Pero base raw sa impormasyong nakuha ni Ontiveros sa producer organizations at independent sources, February 9 may dumating ng mahigit 220-foot containers ng asukal na inimport ng kumpanyang All Asian Counter Trade Incorporated. Kung susundan daw ang proseso, dapat March 1 pa dumating ang inimport na asukal. Dapat i-consider siyang smuggled. Kumpiskahin, imbestigahan at kasuhan yung mga nag-import ng maaga pa sa date of award of allocation. Saan nanggagaling yung brazenness na to at sinong nag-e-enable o nagpapalakas ng loob nila? Sabi ni Ontiveros, may nakuha siyang draft memorandum na nagsasabing bibigyan ng alokasyon ang tatlong importer ng asukal kabilang ang All Asian Counter Trade bago pa man lumabas ang sugar order. Walang petsa at walang pirma ang naturang draft memo. Pero ayon kay Ontiveros, nagmula raw ito kay DA Undersecretary Domingo Panganiban. Nasa draft memorandum din ang pangalan ni SRA Board Member Pablo Luis Ascona. Pero sabi niya, wala siyang alam ukol dito. Until we verify where the draft came from, na legitimate verification, kasi from the way I look at it, you know, anybody can write a draft. Might not even be a person from the DA or the SRA to make such a draft. Until a paper, I think, is properly signed, that's when it becomes official. Inilabas din ni Ontiveros ang isang sulat mula umano kay Panganiban na nagsasabing pinapayagan ng All Asian Counter Trade na mag-import ng 240,000 metric tons ng asukal base sa utos ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Pag-amin ni Panganiban, may pinayagan nga siyang mag-import bago pa man lumabas ang sugar order. Naging basihan daw niya ang sulat mula kay Bersamin na may petsang January 13. Nakasaad dito na inatasan ng DA na ipatupad ang mga rekomendasyon ni Panganiban para sa pag-aangkat ng nasabing volume ng asukal. Ayon kay Panganiban, alam niya ang proseso ng SRA pero itinuring daw niya ang direktiba ng Executive Secretary bilang sugar order. I acted with haste and interpreted the memorandum issued by the Office of the Executive Secretary as an approval to proceed with the importation. With the urgency of the situation, I instructed three capable and accredited companies to proceed with the importation of sugar, provided that they agree to reduce the prices of sugar, sell the commodity in a price that is commercially acceptable in the market, and that they will shoulder the cost of warehousing. Alam na raw ng Pangulo ang tungkol dito. Is the President aware of this issue po? Yes, he was aware when the sugar arrived on February 9, he was properly informed that the sugar has already arrived. Ayon kay Undersecretary Leonardo Roy Cervantes ng Office of the Executive Secretary, sa ngayon ay hindi nila masagot kung legal o hindi ang nasabing sugar importation. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng All Asian Counter Trade kaugnay nito.
Sinisikap raw ng SRA na maging patas ang importasyon para sa lahat, kaya naman may proseso na dapat sundin. Ang tiyak raw sa ngayon, hangad ng administrasyon na magkaroon ng reserbang asukal sa bansa para maiwasan na ang muling pagsipa ng presyo sa mga pamilihan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na magiging mas malawak ang papel na gagampanan ng mga LGU sa mga plano ng national government. Sinabi niya ito sa pagtitipon ng League of Municipalities of the Philippines. Binanggit din ng Pangulong epekto ng Mandanas Ruling at Executive Order 138 na inilabas noong 2021 na tutulong sa pagpapatupad ng desisyon ng Korte Suprema. Pinabora ng Korte Suprema ang petisyon para maging bahagi ng budget allocation ng mga LGU ang lahat ng national taxes. Sa ilalim naman ng EO 138, magkakaroon ng devolution ng ilang trabaho ng national government patungo sa mga LGU. Asahan ninyo that we are taking very seriously the issues that have come out from the Mandanas ruling and how we will implement it, because hopefully by next year, mag-i-improve na ang ating koleksyon. Issue ng human rights at West Philippine Sea ang ilan sa tinalakay ng mga senador kasama mga opisyal mula Europa. Pero tila nag-init daw ang usapin tungkol sa war on drugs ng Duterte administration. Saksi, si Bob Gonzales. Sila ang mga miyembro ng delegasyon ng European Parliament na dumalaw sa Senado kanina. Nagkaroon sila ng closed-door meeting kasama ang ilang senador. At nang mapunta na raw ang usapan tungkol sa naging giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte, naging mainit daw ang usapan ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Si de la Rosa ang PNP chief nang unang ipatupad noon ang Oplan Tokhang. The discussion was so intense that I cannot leave. I have to defend our sovereignty. So, these Europeans, they're trying to impose their standards upon us. And there was one EU member from Spain. Na nagalit siya dahil bakit daw si Senator Estrada ay nag-sponsor ng resolution protecting President Duterte from ICC investigation. Pero paglilinaw ni Senate Committee on Justice and Human Rights Chairman Senator Francis Tolentino, hindi naging tensyonado ang pulong. May interpreter lang daw kasi ang EU member galing Spain, kaya nilalakasan niya ang boses. Nanindigan ng EU sa posisyon nilang pabor sa investigasyon ng ICC sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. The European Parliament has been quite clear that we were deeply concerned about the extrajudicial killings happening on the war on drugs. We see right now prosecution starting, but being rather slow, with at least 6,000 people killed in the war on drugs, only 20 cases filed and 3 people convicted. We support the ICC. And we see this as a potential to support the investigations into the killings. We are also very relieved to hear that right now the focus is working more towards rehabilitation and prevention. They respect our views, but as to whether they will accept that within their own perspective, that's a different matter. Sa closed-door meeting, pinag-usapan din ang kalakalan, iba't ibang human rights issues, edukasyon, kalusugan, pati na ang West Philippine Sea. Natuwa raw ang EU na hindi prioridad ang pagbalik ng death penalty sa Pilipinas. Naglabas din daw ng mga hinaing ng mga Pilipino sa EU ang mga senador. Bakit ang daming inaabusong mga 83 yung Pilipinong na human trafficking sa Belgium recently? Sinabi ko rin bakit yung mga truck drivers natin at ilang OFW ay bakit hinahire through third party sa Europe. Doon po nagkakaroon ng abuso. Violation din po yun sa human rights. Nangako naman daw ang EU na aayusin nila ang mga isyong ito. Nagkaroon naman ng hiwalay na pulong sa European Parliament si Minority Senator Risa Ontiveros. Pinag-usapan naman daw nila ang freedom of the press, disinformation, pagkalat ng fake news at impunity. Napaka-faithful na kaibigan ng European Parliament ang mga mambabatas dito sa Pilipinas, lalo na yung mga
pinipersecute tulad ni dating Sen. Leila. Umaasa din sila kasama namin na palaya na siya sa lalong madaling panahon. Bukas bibisitahin daw ng mga kinatawa ng European Parliament si dating Senador Laila De Lima sa PNP Custodial Center. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Multiple murder at multiple frustrated murder, isa sa pangreklamo ng Special Investigation Task Group laban sa mga nasa likod ng pananambang sa grupo ni Lanao del Sur Governor Mamintal Bombit Adjong Jr. Sugatan ng gobernador habang apat ang namatay sa krimen. Ayon sa pulisya, grupo ni na Oscar Gandawali, Commander Lumala alias Aslani at nasa 7 hanggang 10 individual ang kakasuhan. According to sir, hindi po sila members sa mga Dawa Islamia or ISIS. Pero ang pagkakilanlan po natin dito sir is mga group wanted person na parang nag-organize ng sariling grupo nila. Isa sa mga motibong tinututukan ng pulisya ang kampanya ng gobernador at otoridad laban sa illegal na droga. Kinumpirma rin ng pulisya na ang napatay malapit sa ambush site sa Maging Lanao del Sur ay kasama raw ng grupong nanambang sa gobernador noong Biyernes. Layo ng rescuers sa bumagsak na Cessna 340 plane sa Bulkang Mayon, wala ng isang kilometro. Patuloy ang search and rescue operations sa apat na sakay nito. Kami po ay hopeful pa rin until and unless may mga bodies na ma-recover, ang assumption is buhay pa po yung mga nasama doon sa eroplano. Tuloy ang operasyon kahit pa naka-alert level 2 ang bulkan at halos 400 meters lang ang layo ng crash site sa bunganga o crater nito. Masama rin ang lagay ng panahon kaya medyo hirap ang mga rescuer na bagtasin ang daan papunta sa crash site. Ayon sa mga otoridad, bukod sa search and rescue, kailangan din ng responders na makakuha ng necessary documentations na makatutulong sa investigasyon ng KAAP. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi! Bongga ang birthday celebration ng fur baby na si Coach sa Cabanatuan City, San Nueva Ecija. Anila, hindi raw kasi pet ang turing nila kay Coach, kundi pati ng kanilang pamilya. Maraming dumalo sa celebration kasama ang kanilang fur pets na nagpasiklaban sa kani-kanilang mga tricks. Susunod na! Balat Ferris wheel ride sa Amerika, tumirik. Korean girl group na Twice, may comeback na, may world tour pa. At ang pinakamalaking exhibit ng mga obra na sadyang pinaliit. Magbabalik ka! Saksi! Product. Like kunwari yung payong. Siyempre pag payong maaraw tapos mahangin. Siyempre pag ganun po, kailangan ipakita natin kung makapal talaga siya. Ipapakita natin yan sa review. Kung makapal, siyempre lalagyan natin ng ilaw-ilaw, ganun-ganun. Tapos yung sa ano, hangin naman, kaya ginaganyan ko po yung payong kasi para mapakita ko po sa viewers or mga customers na matibay po talaga siya, na hindi siya hangin, hindi agad siya masisira. Thank you.
busisi ko talaga yung binibili ko sa online. Kung quality check ba or maganda talaga siya na pwede siyang ibenta. Kapag ganun pumasya sa akin, ibibenta ko siya. Time management ko, sir, eh. Para matabangan akong mama at pag-advance. So, akong gibaligya, dahil na mo, sir, sa akong mama is like fruit salad, buto juice, like mga juice, sir. Tumirik ang mala Ferris wheel na ride sa Florida State Fair sa Amerika. Nag-swing pa sa lakas ng hangin ng mga bagon. Hindi makababa ang mga sakay. May ilan sa kanilang natrap ng nagkatiwarik at hindi naka-seatbelt. May nasaksihan pang nahulog na bagay at tila pagputok. Naglabas ng payag sa local media ang operator ng ride na pinangla ng Enterprise. Iniimbisigahan nila kung bakit nag-activate ang safety mechanisms ng ride na dahilan ng paghinto nito. Sinunod daw nila ang lahat ng kanilang safety at emergency protocol para ligtas na makababa ang mga pasahero. Pinakamalaki raw sa buong mundo ang exhibit sa Amerika kung saan tambok ang mga obrang sadyang pinaliit. Hindi naman pahuhuli ang obrang Pinoy sa temang It's a Small World After All. Ating saksihan. Makulay at sweet na candy set. May mga lollipop at candy canes. Meron din mga nagsasunbathing sa ilalim ng pritong itlog na ginawang payong. Yan ang Candy Beach. Pero di yan resort ha? Mga miniature o maliliit na art pieces yan na nakadisplay ngayon sa New York sa Amerika. They kind of look like mini real people. May mini version din ng Statue of Liberty na kailangan gamitan ng microscope o magnifying glass para makita. Bida rin ang mga mini lookalike na building na makikita sa New York. Ito raw ang biggest exhibit ng mga tao at bagay na sadyang pinaliit. 130 plus pieces of miniature artwork here from 32 artists across the world. It's amazing. It's amazing, yes. I feel like a kid. Ang Pinoy artist na si Daryl Sapunto hindi pa huhuli. Ang kanyang mga obra, miniature version ng mga bahay na gawa sa kahoy. Last year niya ito sinimulan. Last April, medyo na-stress na ako ng time na yon. Walang trabaho. Inisip ko pa, ano na ako ngayon. Hindi ko inakala. Puro recognition ang aking natatanggap sa aking ginawa. Small world nga naman dahil ang ilan sa mga natapos yung miniature houses na ibenta na niya sa ilang kolektor sa iba't ibang bahagi ng bansa. Susunod na ang wish ng Pinoy once o fans ng twice kasunod ng kanilang world tour. At Jimin ng BTS magre-release ng solo album sa March. Magbabalik ka! Saksi! Thank you.
surfing, parang yun na talaga yung buhay ko eh. Parang dito na ako lumaki na nagsisurf talaga, dito na ako kumikita, dito na ako nabubuhay. Parang ito na yung parang naisip ko na way na parang gagawin ko for mga susunod na mga anong mangyayari sa akin. Kabataan ko, mga kalabang ko talaga mga lalaki. So walang category for girls, so wala akong choice kundi makipaglaban sa kanila, which is ay na nananalo ako. Nung nagkaroon na ng mga surfers like Siargao, nagkaroon ng women's category, kami-kami yung nakikita sa competition. Ngayon, hindi na sila nagko-comp, pero ako still competing. Nakikita na, na-encourage ko yung mga kababaihan na sa Ate Daisy nga, ano pa, parang antagal na niya sa ano, surfing career niya, pero ngayon nasa national team siya. Remember to cover your head. Kasi pagka nag-nose dive yung board, minsan mabalik siyang ganyan. So para lang maprotect natin yung head natin. Ni-reveal na ang release date ng first solo album ni Jimin ng BTS. Kaya ang BTS ARMY, hindi na maitago ang excitement. March 24, i-release ang album na may title na Face. Nauna nang sinabi ni Jimin na marami siyang inihandang activity para sa mga fans. Si Jimin ang ika-apat na BTS member na magkakaroon ng solo debut. Sa March din, ilalabas ang comeback album ng Twice na Ready to Be. Pagdating ng April, magsisimula na rin ang kanilang world tour. Wish ng Pinoy once o fans ng Twice, sana makasama ang Pilipinas sa pupuntahan ng grupo. At dyan, iga na mga balitang ating sinaksihan. Ako naman, Arnold Glavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging Saksi!